Welcome back to my channel. So ayun guys, meron akong ibibigay sa inyo o ituturo sa inyo na tips para kung kayo ay namumroblema sa sunog na plancha. So eto, ipapakita ko sa inyo kung paano siya tatanggalin nang hindi kailangan kikis-kisin o kahit anong gamitin. Simple-simple lang po ang ating gagamitin, kundi ito lang. Nakita niyan. Ito yung kahit anong, kasi dito sa ibang bansa pwede na yung ano, yung Panadol, pero ito expired na to. Hindi ako magamit ng ano kasi sayang lang naman eh. Pero ito na lang gagamitin ko. Expired na po siya ito. Pero ito yung itatanggal ko diyan sa mancha, sa sunog na plancha. So hindi ko ginikis-kisa, hindi po. So, ito lang po. Pinainit ko na po siya. Ayan, mainit na po siya. Kasi mainit na mainit na po. So, ganito lang po yung gagawin ko. Kikis-kisin ko lang siya hanggat sa matunaw yung gamot. Hindi ko na po siya kailangan kis-kisin ng kutsilyo o kahit ano pa man. Ito lang po yung gamit ko. Pero, in fairness, natatanggal po siya. Napaka-effective po kasi niya eh. Yan. Mainit na po yan eh. Tsensya na kasi natatakot yung kamay. Natatakot ako masunog yung kamay ko eh. Ayan, kita niyo, umuusok na siya. Ayan. Ayan. Ay. Pero, ingat-ingat din po kasi konting dulas lang ng kamay niyo, mapapasok po kayo. Kaya ingat-ingat din po sa pagkukuskus, pagkikis-kis pala. O whatever. So, ayan. So, ayan, pupunasan ko siya para tanggalin. Oh. Di ba? Effective. Napaka-simple lang tanggalin. Tapos, di ba sira yung plancha? Ayan. Oh, di ba? Balik siya sa dati. So hanggat meron pang ano, meron pang sunog, kikis-kisin pa rin natin. So ginawa ko na lang, Tagalog na lang yung pagsasalita ko para lahat po makakaintindi. O, oh, diba? Konti na lang yung natira. Di tulad kanina na sunog as in. Kasi di naman talaga may iwasan yung masusunog eh. So, ayan. Kita nyo? So, okay na siya. Wala na yung sunog. Pero, paalala ko lang po sa inyo ah. Yung ginamit kong Panadol is expired na po. So, ayan lang po guys. Ayan, kita nyo na kung paano tatanggalin. Napaka-simple lang. So, bye-bye!